Hi everyone, this is Marisa's Hernal Vlog and welcome to my new vlog. For today's video yan, may tuturo na naman po ako sa inyong onting kalaman tungkol sa pag-e-sterile ng mga basic instrument dito sa aming dental clinic. So yan guys is yung autoclave ko po gamit ang autoclave machine. So ang ginagawa ko muna dyan guys is hinihiwa-hiwalay ko muna lahat ng mga instrument at nilalagay sa ziplock. Yung ziplock guys is ano yan, autoclavable ziplock naman yan. Kaya hindi yan masusunog or mapapasukan ng tubig kapag nilagay natin dun sa autoclave. And then after natin i-ziplock yung mga instrument yan at nagpe-prepare ako ng surgical towel or surgical cloth. Para dyan natin guys ilalagay yung mga naka-ziplock na instrument. And then yan ang gagamitin natin pang balot. So yan na po yung mga instrument na ating i-autoclave. So yan na yung mga basic instrument and surgical instrument. So yan, lagay lang na natin lahat dyan sa may surgical cloth and then babalutin na natin siya bago ilagay dun sa metal box. So yan guys, dun natin yan ilalagay sa metal box and then yung metal box is ilalagay natin later on dun sa autoclave. Yan, lagay din natin siya dyan and then tatakpan na natin para sa pagpe-prepare ng pag-autoclave. So yan guys yung autoclave machine namin and then lagay na natin yung box na may mga lamang instrument. And then make sure guys na check natin kung may tubig pa ang ating autoclave machine at baka masira. So lagyan na muna natin yan ng tubig. So yan guys, tantsa lang naman guys yung paglalagay ko dyan ng tubig. Kung alam na natin yung water gauge niya ay yan, nasa bungad na yon, okay na po yon. At mag-start na tayo mag-autoclave. So yan guys, yan po yung tamang level ng water. And then yan, make sure guys na nakasealed yan ng maigi para at least yung pressure niya sa loob ay hindi sumingaw. At magiging maayos ang ating bago autoclave.
So yan guys, lock lang din natin siya ng maiga. Then double check natin yung mga pasingawan doon sa taas kung naka-open ba. Syempre ko-close natin para yun nga hindi sumingaw. Ayan, close natin yung mga pasingawan dyan. And then, yan din guys. And then, after natin ma-check na yung mga pasingawan dyan na close na, syempre, i-switch on na natin or isasaksak. And then, yan, buksan na natin. So, bago natin buksan guys, tanggalin muna natin yung basahan sa ilalim at baka uminit mag-cause ng sunog. So, dapat sinacheck natin ang ating ginagawa. So, yan, on na natin. And then, pindutin na natin yung heat. Yan nga pala guys, pag pinindot natin yung heat, hindi muna siya magpo-proceed sa sterile. So yan, iinit po muna siya. So yan, yung pressure and temperature gauge niya is 0 pa lamang yan. Then naakyat yan guys, unti-unti kapag ka umiinit na yung autoclave natin. So aantayin lang din natin yan guys. So yan, umaakyat na dahil umiinit na po ang ating autoclave machine. Dito nga pala guys, sa tagal na ito is almost 1 hour namin itong ino-autoclave. So yan, nag-sterilize na yan. Dahil nagbiblink na yung steril. So ang gauge na ito guys is 1.5. Yung pressure and temperature gauge. And then guys, yan. Pag alam na natin complete na, tumunog na at nag-ilaw na din yung complete. So, hindi muna natin siya basta-basta papatayin yung autoclave kasi possible na masira. So, aantayin muna natin mag-zero yung temperature and gauge niya. Pressure and temperature gauge niya. So, i-call down muna natin yung heat bago natin i-off. Para at least sure tayo na okay at hindi sira ang machine natin. So, after natin i-off, tanggalin natin sa saksak. Then, make sure pala guys na kapag kaganyan, huwag muna natin bubuksan yung autoclave kasi yung pressure niya sa loob is malakas. Possible na sumabog ang nasa loob. So, ang gagawin natin is una, papasingawin muna natin yung pressure niya. Ayan. So, dyan pala guys sa mga metal na yan, ingat-ingat kasi sobrang mainit po yan. Kapag ka nadampian ng ating balat, malalapnos po ang ating mga balat. So, yun nga po. Caution dyan is heat. Ingat po dyan dahil mainit. So, yan lamang po for today's video. Sana ay may natutunan kayo sa aking munting video. So nga pala guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, hit the notification bell for more videos. Thanks for watching guys. Bye!